What's up mga ka-BeachermerX and welcome back again to my YouTube channel. So, as you can see guys, nakita nyo sa thumbnail na may ituturo ako sa inyo na kung paano nga ba talaga ma-verify yung Facebook account nyo para iwas talaga sa mga hacking na mga site na yan guys, no? So, turuan ko kayo guys kung paano ma-secured yung account nyo para hindi talaga ma-hack ng iba or ma-change password ng guys. Gumawa ako ng video guys para lang talaga matuto kayo kung paano ma-secure yung account nyo para maiwas ma-hack yung account nyo, lalo na sa mga importante na mga information dyan sa Facebook account nyo, tapos ma-hack lang ng ganon. So yun guys, sana itong video na to makatulong sa account nyo para ma-secured. Sana guys, masubaybayan nyo talaga tong ma-learn nyo talaga to kung paano talaga magawa ng step by step. Kasi guys, kagabi, may nakilala ako na si Ralph Mingla na yan po yung, YouTube, yung Facebook account niya guys. Kagabi po na hack yung account niya, parang may nagamit. Hindi yun hack guys. May nagamit lang talaga ng account niya tapos parang ginugulo-gulo yung ano niya, yung account niya may nagpo-post ng mga kalalaswahan. So ayun guys, yan talaga guys ang nakapag pababa ng confidence talaga natin guys, yung ma-hack yung account natin or ma-change password ng iba, malaman ng password. So yun guys, no, yun talaga guys yung delikado kung may magpo-post na mga kalaswahan at saka may chat na ano, mga pangit sa mga kakilala mo, akala nila ikaw yung nag-chat, yung pala hindi na pala, no. Ito lang talaga guys ang highly recommended ko guys. Dapat talaga active yung account, active yung number nyo guys. Yan po talaga ang highly recommended ko guys. Huwag po kayo gumawa ng sarili niyo lang number or email address. So bawal talaga yan guys. Bawal po talaga yan sa Facebook ngayon guys since nag-update ngayong 2021. Lahat po ng social media guys naka-update na po talaga. Naka-update na po yun guys, no. Kailangan talaga yung account mo secured talaga guys, no. May kukunin ka na po dun sa active na SIM card mo, no. So yun guys, itong video ko na to nasa screen. Sana makatulong ito sa account nyo guys, no. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy. So simulan na natin guys. Let's watch this. So yun guys, nandito na tayo sa screen natin, sa home screen natin guys, no. So kagaya lang sinasabi ko kanina, balik tayo dun sa topic na paano mag-secure ng account mo para ma-verify, para hindi na ma-hack ng iba. So yun guys, no. Nagdepende sa inyo guys kung may Facebook Lite ba kayo or may Facebook talaga na toto. Sa akin kasi guys, may dalawa, Facebook at saka Facebook Lite. So pwede naman din sa Facebook kasi ang hanapin naman lang naman natin settings. Pwede din kayo maghanap sa, pwede din kayo magamit sa Facebook or sa Facebook Lite. So sa akin guys, sa Facebook Lite na lang para maintindihan niyo talaga yung discussing ko. So yun guys, do. Ano pang hinintay natin? Puntahan na po natin ang Facebook Lite. So first, punta natin sa Facebook Lite. So ito na yung Facebook Lite. So makita niyo yan diyan guys na may nakita kayo na 3 lines sa gilid. 3 lines sa gilid guys, no. May nakita kayo diyan na 3 lines sa gilid. Pindutin niyo po yan guys. One click lang po. Yan. Tapos punta po kayo sa baba, hanapin niyo po ang settings.
So, ito po yung settings. Click niyo po yung settings. Tapos, hanapin niyo po dyan yung personal information. Ito po yun siya, guys. Yan po. So, click po natin yan siya in one tap lang po. Isang pindot lang. So, pindotin natin. Pagkatapos po, may makita kayo dyan na name, email address, phone number, data usage, at saka memorialization settings. So yun guys, no, hanapin natin guys ang phone number. So kung may email address kayo guys, pwede rin naman guys dito kayo sa email address. Kung may active email address ba kayo or may active phone number kayo. So kailangan talaga guys active talaga yung yung number niyo talaga guys, kasi yan talaga kasi may kukunin tayo na code para ma-verify yung account natin sa Facebook. So ganyan talaga guys si Facebook, expert na ngayon yung Facebook para sa mga ano din, mga personal information ng iba din para ma-verify. So, since nag 2021 na guys, marami na talaga update ng social media ngayon para lang talaga sa mga protection sa ating account. So, pindutin natin guys itong phone number, at saka may nakita kayo dyan guys na edit. Yan po sa line ng phone number, may nakita kayo na edit. So, click po natin yan guys, edit. Pagkatapos guys, may nakita kayo dyan na current phone numbers, text messaging, notification, at saka daily text limit. So, dito muna tayo guys sa current phone numbers. So, kung may nakita kayo dyan guys na number na for security na lang din sa akin, no? So, may nakita kayo dyan guys na number sa baba ng current phone numbers. So, number po yan guys yung nilagyan ko ng ano. At saka may nakita kayo dyan guys na confirmed. So means guys, confirmed na yung account mo na verify na talaga. At saka may nakita kayo dyan guys na remove. So kung yung number mo guys hindi na active, or gawa mo lang, or na expired na yung SIM card mo, pwede yun guys i-remove at saka magbago ka ulit. Sa mga nagtatanong kung magkailangan pa ba ng code sa luma na account, na number, hindi na po guys, basta yung number nyo po active po ngayon. Yung ngayon po, hindi po yung nakaraan. So, pwede nyo po yan i-remove. Click nyo po yan remove. Sa akin hindi na po kasi nakagawa naman po na verify na yung account ko. So, pwede nyo yan guys i-remove. Tapos, pupunta kayo dun sa ano, sa add phone numbers. May isa sign in kayo dun guys. So, sorry guys, hindi ko dun ma-discuss. So, may makita kayo dyan dun guys. Number lang naman, ilag-in nyo dun. Number nyo lang naman. Pagkatapos nyo mag-login, automatic SIP guys. At saka mag-change na yun dyan sa number nyo. Yung number nyo nakaraan, mawala na yun guys, madelete na yun. Yung ipapasok na yung sa ano, yung bago na dyan sa i-display. So, dito naman tayo guys sa notification. Kapag nakalagay guys na notification off, means guys yung text code na hiningi mo sa ano sa Facebook, hindi mo pa nilagyan, kumbaga guys hindi pa verified yung account mo. Kapag nakalagay na dyan guys na notification on, ibig sabihin guys verified na po yung account mo. At saka ito sa taas, ito yung importante talaga guys sa taas, yung confirmed talaga guys, confirm at saka ito notification on. Yan po talaga guys kung secured na ba talaga yung account mo. At saka yung get text notification anytime. So diyan kayo guys maghingi kayo diyan ng ano ng code. So sa delay text limit naman guys, wala na yan, unlimited. So unlimited sila mag-text sa iyo ng code. So mag-message doon sila guys sa ano mo, sa SIM card kung saan ginagamit mo ang SIM card mo pang gamit mo sa email, sa ano mo, sa Facebook mo, no.
At saka pagkatapos nun, guys, yun na, verify na po yung account mo. Pagkatapos, mapupunta po kayo dito. At saka dito sa phone number, guys, dito sa personal information, guys, nagdepende po yan kung ma-display ba yung number mo or hindi. So, iwan ko, guys, kung ma-display ba yun or hindi. So, akin hindi, guys, no. Secured number na. Sa akin, hindi ko nilagyan kasi for safety account kasi gamit po to talaga na SIM card yung akin. So, kung makikita nyo, guys, dito sa profile ko, tsaka tingnan nyo tong, ano, see more about yourself. So, click natin see more about yourself. Lahat na po talaga yan, guys. Verified na talaga, guys, no? So, yun lang. I hope na may nagustuhan, nalaman kayo sa tutorial ko. May